Mga idol, welcome to my vlog. Ito, gagawa tayo ng aparato pang isda. Itong aparato na ito, mga idol, ay may high and low. Ito, tatlo ang output niya. Ayan o, mga idol. Di platino to, mga sir. Ayan o. Di platino. May condenser. Ayan. At mayroon din capacitor. Ayan o. Ito, mga idol, ang ano, ang wiring niya. Papaliwanag ko sa inyo. Una niyong gagawin, sir, ay ito, gagawa kayo ng core, magnetic core, ito. Itong pinakapalaman sa gitna. Itong magnetic core, ayan o. Ang sukat niyan, mga sir, ay 16 cm. Yan, yung magnetic niyan. Ang haba. Ang taba naman ng magnetic core, 2 and 1/2 cm. Ayan o. Ayan. Yung bilog niya, yung ayan, 2 and 1/2 cm. Ang gagamitin yung wire dito ay magnetic wire na gauge 14. Ayan o. So, ito. Gauge 14. Pupulupot nyo ito, sir, sa magnetic core. Ayan. Di, pupulupot nyo yan. Hanggang 4 na patong. Ayan. Ito. Ito. 4 na patong. Ayan. Pag may 4 na patong na, yung kabila naman, ito. Secondary. Ito. Gauge 20 ang gauge nito. Secondary nyo. Ayan. Pag na-rewind mo na yung secondary, yung unang dulo, net, ito na. Net na siya. Ayan. Pagdating ng apat na patong ng secondary na nire-rewind nyo, oh, 5 patong na gauge 20, yung dulo, i-diretso nyo lang na ganun. Tapos, magtira kayo ng mga 5 cm ang haba. Ayan. Bali, ilabas nyo lang yung dulo ng 5 patong. Ito, pag na-rewind nyo ng 5 patong, ilabas nyo yung dulo doon. Magtira kayo ng 5 cm ang haba. Kasi doon nyo ilalagay yung tornilyo. Ngayon, ibalik nyo uli yung dulo papunta dito. Ituloy nyo lang yung pag-rewind. Di limang patong na yon, patungan nyo uli hanggang na magpatong uli kayo ng 3. Kasi bali 8 patong ito. Itong gagawin nyo na yan. O, 5 patong yon. Pag 5 patong, ibig ko sabihin yung pag 5 patong na yung dulo, ilabas nyo doon. Tapos, ituloy nyo lang. Magdagdag uli kayo ng 3 patong. Kasi itong 5 patong ay magiging low. Low ng output ng ano nyo, pangkuryente. Yan, dahil sa nagdagdag ka pa ng 3 uli, pinaka-high, yung pinaka-malakas na niya. Bali, 8 patong ang kabuuan. Yan. 8 patong ng kabuuan yan. Ayun. Di tapos na yung 8 patong. Ano? Hindi ko na ipaliwanag yung primary.
Kids 14. Apat na patong to, mga sir. Yan. Yung unang dulo, ito, na ipinulupot nyo na primary sa poste, sa tornilyo. Sa tornilyo ito. Tornilyo ng vibrator ng contact point. Ito yung contact point eh. Yan, oh. Yung pang ibaba, ito. Ayan, contact point vibrator pambaba. Yung unang dulo ng rewind. Ayan, papunta sa contact point. Ayan o, pangbaba. Ngayon, yung pinaka dulo, yung huli, pinakahulian ng pang-apat na patong, ang connection niyan, negative battery. Ayan o. Ayan, negative battery ang connection niyan. Yan. Oh. Ayun, itong secondary niyo mga sir. Kung ano yung unang rewind na yan, net na kaagad yan. Wala nang connection dito, wala na kayong dapat ikabit-kabit diyan sa mga contact point o condenser o capacitor. Wala na kayong ibang ikakabit diyan basta yung unang dulo net. Yan. Tapos yung huling dulo rad, ayan, rad kaagad. Wala nang connection diyan kasi yung tawagin yung magko-connect kayo sa contact point of capacitor o sa condenser ng secondary jumper. Pangit gamitin 'yon mga sir kasi nakakadisgrasya 'yon. Tatakbo sa switch ang kuryente noon. Saka sa rad, saka sa net, tatakbo yun pag naka-jumper. Pag naitaas mo yung net, o di kaya yung rad, nangunguryente ka, tatakbo sa'yo ang kuryente. Lalo na kung may leak yung baterya mo, tumutulo yung tubig ng baterya mo na nasa likod mo, eh, makukuryente yung likod mo kung ganun, naka-jumper ka. Kaya ito, mga sir, direct na yan. Wala nang connect-connect yan dito sa mga ano na yan. Ngayon, dahil yung pangbaba mo nakakabit dito sa unang rewind mo, yan o, contact point, diba? Ito ngayon yung pang-ibabaw mo na contact point, platino, vibrator, ito. Ayan. Nakalagay ka dito sa tornilyo. Ayan. Itong tornilyo na ito ay positive. Ang connect nito sa baterya positive. Ayan o. Positive. Battery yan. Battery. Bat yan. Positive battery. Ganyan lang. You know. Tapos, pag naglagay ka ng condenser, ito. Itong condenser. Walang negative-positive ito. Kahit magkabalibaliktad ito. Ito yung condenser na to. Capacitor din ito. Pero mababa. Mababa ang microfarad. Yan. Iko-connect mo yung isang linya dito sa poste, dito sa tornilyo. Yan, ito. Yung negative niya, ito, papunta roon sa kabila, sa poste, ito, sa bolt. Bolt post ito. Ito yung pinaka-tornilyo, kinakapitan ng vibrator na pang ibaba. Ayan. Walang problema rin ito mga sir kasi kahit magkabalibaliktad tong capacitor o condenser capacitor na to, okay lang. Ngayon itong capacitor, kailangan mo 8 microfarad, 400 volts pataas, 450, 430 o basta 400 volts pataas ang capacitor. Ang connect niyan ay ito. Ito yung isang wire, connect mo rin sa isang poste, ayan. Sa tornilyo. Ayan.
Ngayon, yung isang linya ng wire niya, ito, yan, isang linya ng wire, nakakonect din sa tornilyo ito, papuntang contact point positive ito. Positive battery na rin yan, mga sir. Yan. Ganun lang, mga sir. Kung hindi nyo naunawaan, mga sir, mag-message kayo sa messenger ko para ipapaunawa ko sa inyo ng mabuti. Ayan. Okay, mga sir. Message lang kayo, mga sir. Di kaya mag-message kayo sa face, homemade face shocker sa aking grupo, sa group ko. Nakagroup ako doon. Okay, mga idol, sa susunod naman na video.